Okay, first day ng ating pagte-testing sa aking large format printer. Ayan. Una kong tinira, Hapton, kasi ito gusto kong ma-master dito sa large format. Kasi may mga nababasa ako na hirap daw si large format kahit naka I3200 yung head. Kasi daw pangit at meron daw lumalabas na puti-puti. Kasi nga, sobrang pinungahon ng mga details po niyan. Okay? Ayan, ipiprint ko to sa t-shirt. Tingnan natin yung output. So ayan, ito na, black na adhesive yung inilagay ko dyan, black na adhesive. Okay? Papainitin ko lang itong mga bossing at piprint natin kung maganda yung output niya sa t-shirt. Okay? Parang mas type ko talaga ang RGB eh. Hindi pa ako nakakapag test print ng RGB color. Ito, naka CMYK kasi eh. Kasi pag RGB, matingkad talaga eh. Pero para sa akin, maganda kasi eh. Anyway, kanya-kanya ng paningin yan. Ito mga bossing, wala itong construct ha. Kasi pag kinonstruct mo pa ito, sa sobrang pipino ho ng detalye nito, sa sobrang pino ng detalye niyan, mauubusan po ng white yan. Okay, kahit sa L1800, hindi ako nag-decrease ng white na malaki kasi nauubos ho yung white underbase niya. No, ang problema kasi pag hindi mo sa large format, pag hindi mo siya kinonstruct, mga bossing, ang problema ng karamihan is lumalabas po yung white ink. No? Lumalabas sa gilid o sa edges ng mga dot. So, ang ginamit ko dito ay film ng Okay, ink ng Okay. Hindi ito yung film at saka yung ink na ginagamit ko sa L1800. So, antayin ko lang yung ma-reach yung temperature tapos piprint ko na yan. O, pero lang ako ipapakita mga bossing kasi 1 month ago, bago po ako bumili o mag-desisyon na bumili ng large format, nagpa-print po ako sa mga may large format printer, yung mga hype sa Facebook. Na nagpa-print po ako dyan, nagtingin po ako ng quality, kung worth it ba, bumili ng mga ganyang printer. So, ito po yung sample ng pinaprint ko sa kanila. Kung makikita nyo ito, ayan, hindi pa po ito naka-hapton ha. Ito po yung mga detalyadong print lang po ito. Kung mapapansin nyo, ayan o, yan yung problema nila, namumuti yung mga edges. So ito ho kasi pag pinrint natin sa black, kagaya ho nito, pang black shirt ho ito. O, at saka ang dumi pa ho. Okay? Pag ito pinrint ko ho sa black shirt, eh hindi ho magandang tingnan yan mga bossing. Imbis na orange lang, nagkaroon ng outline na, o oh, hairline na puti. Okay? Ito ho yung sa atin, oh. Okay, wala kang makitang puti sa gilid. Ang pagkakaalam ko mga bossing, ito ay kapareho ng printer ko. Itong pinaprintan ko nito. Okay? Pareho. Kaya lang ang problema, naka-order na nga ako. hindi na ako pwede kong matras ng mga panahong yon. So, sabi ko baka kaya naman sa settings ng nag-print. So, ayun, nakuha ko naman mga bossing. Ayan. Ito yung ayaw na ayaw ko talaga eh. Ayan, no? Kasi sira kasi yung design. Okay? So, piprint natin to. Piprint natin. Okay, wala akong paghahawak ng camera. Wait lang ha, i-tape ko lang. So, eto na. I-press ko muna. 8 seconds lang, 145. Ito na, ito na. Okay. Tignan natin ang output. Etong film na to, ay matte daw po ito kasi hindi ko pa ito nagagamit itong film na to. Galing pa ito sa o kasama doon sa package ng aking printer. No? Hindi ko gusto yung pagka-red niya eh. Hindi kagaya ng red na ginagawa ko na naka-RGB talagang dugong-dugo. Okay. Uy! Okay. Diba? So ayan po yung output mga bossing. Ayun. Yan. So, ayan ho yung output, mga bossing, oh. O, oh, diba? Nakamat kasi ito, eh. Second press to, mga bossing. Second press na. Okay. Okay. Yay! So, ayan na siya, mga bossing. Ang ganda niyan, oh. Okay. Ang ganda niyan. Pero nalalamihan talaga ako pag si MYK, eh. Ang yan, no? Okay? Kanya naman, no?
Pero alam nyo, nalalamihan talaga ako sa kulay pag si MYK eh. Gusto ko yung RGB color. Matingkad talaga kasi. Ang pula dun, pulang pula eh. Okay, okay na rin. So ayan, magpa-practice pa ako mga bossing. Antayin nyo na lang, mag-update naman ako pagka tumatanggap na ako ng galing sa large format. So per meter yun mga bossing ha. 23 by 39 yata yun. Okay.